parang madedepress na tayo noon kasi mga kabayan na kumusta po kayong lahat at isang magandang araw po sa ating lahat. Yan may mga araw mga kabayan yan. Dito tayo sa bali nandito tayo sa ang eksaktong lugar nito mga kabayan ay Barangay Butod Talugtog Nueva Ecija. Yan. Nasa Nueva Ecija tayo ngayon mga kabayan. Sasama tayo kina Kong Mading. Kasama natin sila. Nandun sila sa taas. Yan. Mabilis ang kwento mga kabayan. Yung kapatid na buso ni Kong Mading, bali nakabili siya ng dito. Kaunting lupa na pwedeng gawing farm. Yan. Yun ang pagkukwentuhan natin ngayon mga kabayan. Isa rin siyang OFW. Isa rin siyang kuya-kuyahan natin nung kabataan natin. Sila yung lagi nating kasama. Dahil nga tayo, yung ahead sa atin na kapatid, puro babae, tapos sila naman tatlong lalaki. So tayo, lumaki tayo sa kanya, sa kanila. Sila yung mga nakakasama natin kasi nga mas sa mga gawain, yan, sa pag-aaral, yan. Isa siya sa isang maliban sa pamilya natin, isa siya sa naging inspirasyon natin dahil lagi niya tayong kasama. Tapos halos nakasabay natin siya sa pag-aaral hanggang sa mag-abroad. Isa rin po siyang OFW mga kabayan. More than 30 years na siyang OFW. Tapos ito po yung isang naipundar niya sa kasipagan, pagtsatsaga bilang isang OFW. Yan mga kabayan. Yan, magbabakod dito. Yan, tutulong tayong magbakod. Tapos ayan, kwentuhan po tayo. Pagkwentuhan natin yung mga pangarap. Yan, pangarap na natupad. Ayan, nandun sila Kong Mading. Bali, yun nga, bunso nilang kapatid na tatlo sila lalaki. So, tara po mga kabayan, samahan nyo po kami. Yan, ang ganda ng lugar mga kabayan. Buhay probinsya na naman. Ahimig. Yan. Isang napakagandang lugar na pag yung retirement period ka na, gusto mo dito ka na lang tanim-tanim, mag-alaga ng mga hayop. May mga saging na rin dito. Yan. Boss, yun nga mamaya tutulong tayong magbakod para yung mga halaman na itatanim hindi mapasok ng mga hayop na pwedeng manira. Yan, pabundok, ganda, tahimik. Para rin nasa fish pan. So tara po ha. Gumali. Samahan niyo po kami. Ilan yung tanaman kaya? Ang talong halaman po yan. Pag-comment nyo nga po. Alam sa sayang maragul na eh. Yan. Ito si Atching Nancy. Tsaka yung anak niya. Asawa ni yung nanay. Sorry po. Yung panganay niya. Anda muna na. Anda muna na. Anda muna ng pang-almusal natin. Oras natin. Kahit wala tayong relo, alas 7 ng umaga. Thank you.
Okay sila dun. Tingnan natin itong banda sa taas. May dalag, no? Dalag. Bila mga kalabasa. Saan natin baka maghahalit na lang. May kasukal ko na kayo. Dadalpak. Ay, hindi pala abit ang kubo. Hanggang dito yung sukat. May mga nagahalaman dito. Ayan. Aba pala kaya natin yung dating kahit talaga po eh. Moon eh. Ayan yung dati na yung moon yan eh. May mga sili. Oh, sili yan. Oh, sili. Dami. Manan, halaman talaga yung pangkabuhay dito. Napakatakot. Dami sili. Bunga. Yung sili, yung mamahaling sili pa, yung tawagin tare. Nung kamahal-mahalan na sili, daming pera niyan. 1,000 isang kilo. Ilang kilo yun? Siguro sabihin mo na lang sa 50 kilos. Daming pera. May kubo dito. Fresco. Yan yung gilid. Yan yung gilid na rin. Ayan. Dapat yan. Patalam yung bong ang gulit. Alam mo yun. Mansi. Yun yung sambalak ni Ponalnal dito. Magtanim ng maraming ano, kalamansi. Yun may impis na. Takot. Tayong buta. Sarap na buhay probinsya. Yan. Nakarami na rin ang hukay. Hanggang dun. Diretso dun sa pinanggalingan natin kanina. Sarap pagpawisan. Tantang exercise dito mga kabayan. Pag gising mo ng umaga, lakad-lakad ka lang dyan. Hahaba yung buhay mo. O sa kakainin mo, purong natural. Laki ng upo. Pwede ka lumapit dun. Pakita natin yung upo, ang laki. Ang laki o. Ang laki o. Dahil mataba yung lupa, talagang mga halaman na lumalaki. Tingnan mga saging o. Yan. Sa tumagal-tagal yung mga saging dun. Yan. Yabong din na ganyan. Laki ng upo. Nasa ano siya? Dangkalin natin, isa, dalawa,
Tatlo. Apat na dangkal, ang laki. Balik na tayo doon. Pus doon, ang daming mga kalabasa. Mga pagtatanim talaga, isa sa pangkabuhayan pag sa probinsya. Buhay pa. Yan mga kabayan, nakatapos ng maghukay. Bubuhatin na yung mga posting bato. Dadali na rito para maitayo na. Yan, manumano mga kabayan. Yan sila, bubuhatin na. Yan, pass tayo sa pagbubuhat. Hindi tayo pwede dyan. Sasakit yung lower back natin. Baka pagdating natin ng Taiwan, hindi tayo makapagtrabaho. Yan. Manunod na lang tayo dyan. Hindi tayo talaga makapagbuhat. Bigat kasi yan. Tayo dyan sa buhat, hanggang hukay lang tayo. Masasakit yung likod natin dyan. Tatabunan na natin para mailagay niyo yung lambre. Maaga yung yun. Yan, tatabunan lang yan. Mailagay na natin yung lambre dito. Purpose nga kasi dito para hindi makapasok yung mga hayop sa labas pag nagtanim na ng mga halaman, hindi nila masira. Siyempre marami din mga nag-aalaga sa paligid, hindi naman natin na makokontrol yun, kaya kailangan maganda yung bakod. Bakod dito, kumaharang para sa mga hayop dito sa kabila, at least kahit pa paano malilintahan na hindi sila makakalipat dito. Yan. Tapos nito, kain muna tayo.
dyan na doon hindi na sila makakatawid doon kasi may tubig na. Tapos yan, kain nyo na tayo, tapos magkwentuhan tayo ulit. Muna tayo. Yeah, man. Ano? Hindi comment. Nag-phone man. Kailangan anak mo dyan doon eh. Magkain kanya? Kan po yan? 8 kilo po yan eh. 7 kilo. Yan kalabasan laki oh. 7 kilo. 18 po kilo. 18 isang kilo? 28. Diba? May halaga na po yan. Oo. Epo! Yeah. Siyempre baka kakala ni Kornal na hindi tayo pinakain. Kaya! Ang tiyo na parang. So yan mga kabayan, nakapagpanang halian na tayo. Yan! Sarap po mo po. Ang presko. Yan o. Diyan tayo sa ilalim ng yan. Pakicomment nyo nga po anong tawag sa halaman na yan. Yan lang tayo nakakita ng halaman na ganyan dito. Yan, sarap. Sarap humiga dito mga kabayan. Diyan tayo. Skwentuhan tayo. Yan! Wow! Sarap. Yan mga kabayan, ang sarap ng ibang klaseng buhay, probinsya naman yun dito. Yan, pagkahalaman naman. Tapos may konting yan, pagkukuha na ng pang-ulam na isda. Yan. Ang sarap lang isipin mga kabayan na yung yung pagsasakrapisyo. Pagsasakripisyo ng isang halos kapamilya na rin natin na yan nga halos naging inspirasyon natin siya sa pag-aaral, yan sa paglalaro ng basketball, siya rin yung nagturo sa atin. Yan yung mga pangaral niya na naaalala natin. Na lagi niya sinasabi noon, mag-aaral nang mabuti. Yan, kahit sa paglalaro, lagi niya tayong pinangangaralan noon. Yan, after more than 30 years mga kabayan, yan yung fruit of labor niya. Maliban dun sa mga anak niya na patapos na rin sa pag-aaral, yan, meron kang ganyan na katas ng sakripisyo, pagod, puyat, yan. Tapos mga ganyan. Siyempre tayo nangangarap din ng ganyan. Kahit di man ganyang kalaki, kahit isang maliit na fish pan lang, meron pa tayo mga 20 years. So magte 10 years pa lang tayo sa Taiwan. So malay natin, di ba? Natin alam. Basta sa samahan lang ng tiyaga, sipag, yan. Especially, kailangan ng dasal. Yan, ma-share ko lang sa mga kabayan. Yan, si yung maliban nga dun sa payo niya na yan, nag-aaral tayo. Isa din si Kong Nalnal, yung kapatid ni Kong Mading na noon dati nag-abroad din tayo ng nag-Saudi din kasi tayo. Way back 2014. Tapos medyo hindi tayo pinalad sa employer. Isa siya sa mga tumulong sa atin para makauwi na lang tayo kasi dahil na parang madedepress na tayo noon kasi hindi tayo sumasahod, ilang buwan na tayo dun tapos nagtatrabaho. Siyempre kasi naisip natin yung pamilya natin sa Pilipinas, isa siya sa naging main reason tapos nakauwi nga tayo sa Pilipinas. Yan.
Yan, tapos nga nung nabalita nga ni Kong Mading na papasyal nga sila dito para yun, maglagay ng bakod doon. Tapos sabi ko sasama ako para makita ko rin. Yan, napakita ko rin sa kanya kasi siya mga kabahan, hindi pa niya nakita to sa personal, sa video lang. Nasa Saudi pa rin siya, tatrabaho pa rin. So yan mga kabahan, sa buhay, yan. Isang aral na naman sa buhay, basta sipag, tiyaga, pananalig, huwag natin kalimutang magdasal, yan. Success don't come overnight, sabi nga, diba? Sa pagtiyaga niya, yan, no? Almost 30 years na sa abroad, nagsakrabisyo. Tapos yan, yan daw. Ano oh, kabayan, no? Oh. Napaka-peaceful. Yan, no? Oh. Yan. So yan, mga kabayan, maraming salamat po. Yan, tulad natin, malapit na tayong bumalik ng Taiwan. Yan, back to reality na naman tayo. Sakripisyo ulit, pagtsatsaga ulit para sa pamilya. Dasal ang lagi nating sandata. Yan. Maraming salamat po mga kabayan. Pakihit po yung like button. Sana po patuloy at walang sawa nyo pa rin kaming suportahan. Yan. Sana nag-enjoy po kayo sa mga pinakita nating mga view. Yan. Mga ginawa natin ngayong araw. Yan. Lagi po natin tatandaan saan man po tayo naroroon. Lagi po tayong mag-ingat. God bless po mga kabayan. Ito. Higa tayo. Yeah.